Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kaligayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo dito, Gemini. O na mensahe po ninyo ay 4 of Cups. Ayan. So, this is boredom. No, Gemini? Maaaring ang iba sa inyo dito na bubore. May mga sitwasyon siguro dito sa buhay ninyo na, alam mo yun, napapag-isip-isip kayo. Nalulungkot kayo. Maaaring ganon. Siguro may mga katanungan kayo sa sarili ninyo kung bakit ikaw, bakit kayo, bakit ganito ang inyong sitwasyon. So, maaaring may mga ganong ganap for some of you dito, no? There is, ano, parang low vibe na nararamdaman si Gemini sa ngayon. But you know what? There is an offer dito sa inyo, no? Merong offer sa inyo ang Divine Universe, and this could be opportunity para maalis kayo sa sitwasyon na kinalalagyan ninyo sa ngayon. That could be an opportunity para sumaya ka or para tumaas ang vibration ninyo, para maging optimistic kayo, yung ganun. Para mabago, kumbaga, ang pakiramdam ninyo, no? Gemini? So, this is reminding you, no, na kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon, that will not stay forever, no? It will change, no? Dahil alam naman natin na lahat ng bagay nagbabago, hindi ba? Kaya, kung ano man yung boredom na nararamdaman ninyo, frustration na nararamdaman ninyo, discontent na nararamdaman ninyo ngayon, that is going to change. Dahil hindi naman forever na ganyan ang inyong sitwasyon. There are opportunities, there are possibilities around you dito na maaaring kumakatok sa buhay ninyo. That's why, kailangan ninyo na pagbuksan din yan. I-consider muna ninyo before you totally refuse them, no? O i-reject ninyo agad-agad. Tignan din nyo muna kung ano ang hatid ng mga opportunities na yan na kumakatok sa inyo dito, Gemini. Because there is an offer sa inyo, no? There is an offer, there is a blessing na kumakatok na sa buhay ninyo at maaaring hindi ninyo yan napapansin sa ngayon. We have justice energy. See, you are getting what you deserve, Gemini. You are getting what you deserve. Kung ano ang para sa inyo, yun ang ibibigay sa inyo sa ngayon at yun ang matatanggap ninyo, okay? This is also karma at play, no? And we are talking about good karma dito. Kung ano ang magandang ginawa ninyo in the past, kung ano ang magandang energy na pinot out ninyo to the universe in the past, that is exactly what you are receiving right now. That is exactly what you are getting right now as well, no? Gemini, balance din, no, ay babalik na sa buhay ninyo, kaya magandang ano din ito, magandang energy din ito, dahil order will be back in your life, no? Magiging maayos na din muli ang buhay ninyo. Ang siguro meron ditong energy shift na mangyayari, no, from being bored, from being walang gana sa buhay, no, walang gana sa life talaga, no. Ano yan, that will turn around, no? That will turn around at magiging maayos na din ang lahat. So maaari talaga na magkakaroon kayo dito ng energy shift, and yun ang magpapabago dito sa boredom energy ninyo, no? You're getting what you deserve, yun ang pakatandaan ninyo. Kung ano ang para sa iyo, yun ang matatanggap ninyo sa ngayon, okay, Gemini? There is justice dito. Justice will be served sa inyo sa ngayon. We have two of swords. Ayan. Decision making, choices, no? Maaring nahaharap kayo sa mga ganong sitwasyon sa ngayon, at maari din na nahihirapan kayong magdesisyon. Kaya parang ayaw nyo munang bigyan ng pansin ito, parang ayaw nyo muna na mag-focus dyan sa kung ano mga decision making na kailangan ninyong gawin sa ngayon. Parang sinasabi ninyo, teka muna, no? Step back muna ako from here. Parang napagod kayo na sa kakaisip. Siguro kung anong desisyon na gagawin ninyo, parang na-stress na kayo dito. Kaya parang stalemate muna ang datingan ninyo. Parang ayaw nyo munang mag-desisyon. Ayaw nyo munang isipin yan. Yung mga ganon, ano? But when you are ready, no? When you are ready to make a decision dito, Gemini,
pakinggan din ninyo ang inyong intuition. Because makakatulong yan ang malaki kung anong path ang tatahakin ninyo, anong klaseng decision ang gagawin ninyo dito, and gagaidan kayo dyan sa kung ano ang mas maganda, kung ano ang mas makakabuti para sa inyo. Okay? So, what else? We have Temperance Energy. Ayan. So, Temperance Energy is about moderation. This is about patience then, ano? Kaya it feels like magiging ano din kayo dito, magiging patient din kayo dito, no? Kailangan ninyo maging patient dito sa mga sitwasyon. Dahil siguro kaya kayo nabobored or kaya kayo somehow mababa ang vibration ninyo. Dahil siguro may mga gusto kayong ma-achieve or may mga gusto kayong mangyari na hindi nangyayari according to your plan or according to the timeline na gusto ninyo. Kaya medyo parang may discontent kayo sa buhay, no? But it feels like to me sa ngayon, ano, Gemini, na hindi yan nangyayari or hindi pa yan binibigay sa inyo because siguro it's still in the works. Maaring the universe is still working on it, hindi pa tama sa panahon, kaya hindi pa nangyayari, kaya hindi pa binibigay sa inyo, di ba? Kaya you are being asked here to be more patient, no? Practice more patience and pakinggan din ninyo ang inyong intuition dahil gagabayan kayo, ginagabayan kayo ng Divine Universe at malamang may mga mensahe sa inyo dito sa inyong intuition kung ano ang mga nararapat ninyong gawin sa ngayon while you are waiting, di ba? Sa kung ano man ang gusto ninyong mangyari because it feels like ginagawa pa, pine-prepare pa, ina-align pa ng Divine Universe dito ang mga sitwasyon, ang mga events, ang mga tao na kailangan dito para sa pag come to fruition ng kung ano man ang inyong ine-expect or kung ano man ang inyong gustong mangyari, hindi ba? No? So, tignan natin kung anong final message ninyo, Gemini. Angel number ninyo sa ngayon ay wow, napakaganda. So, we have 3333. So, double 33 ito, no? Maaaring ang iba sa inyo dito is really going to reach the point na dadating na din yung inyong hinihintay and maybe yung hinihintay ninyo is success, no? Pagtatagumpay ninyo sa kung ano man larangan, prosperity, no, abundance, maaaring yun ang mga hinihintay ninyo, no? And maybe, no, matututo din kayo dito na buhayin ang hope ninyo, ang optimism ninyo, ang enthusiasm ninyo sa puso ninyo. And maybe that is what the ingredients, no, or the factors na makakatulong sa inyo para makarating kayo sa inyong tagumpay, no? Gemini, so that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Unang mensahe ni Libra ay Knight of Cups. Napakagandang mensahe ito para sa inyo. There is an offer, no? Na parating sa inyo and this is an offer of love or maaaring may apology, no? Na maaaring ano, lumapit sa inyo dito sa ngayon, Libra, no? Sa una, no, maaaring ang iba sa inyo dito, if you are single, no, maaaring meron dito magpapahayag na ng kanyang romantic interest sa inyo, maaaring merong manliligaw sa inyo, maaaring merong magpapakilala, no? Feeling ko din dito, no, ang iba sa inyo dito, Libra, siguro meron ng matagal na, alam mo yun, yung minamasdan ka, binabantayan ka, nagre-research about you, yung ganon, matagal nang merong interest sa inyo romantically, pero siguro hindi makapaglakas loob, no, na manligaw sa inyo or magsabi ng kanyang nararamdaman, no? Maaring ganon ang ganap dito for some of you. Pero ngayon, maaring mag-ano na siya, hindi na siya makatiis. At maaring magsabi na siya sa'yo na gusto niyang manligaw or kung gusto ka niya, no, something like that. So, maaring may ganong ganap dito for some of you. And this could be someone na very sweet siya, Libra. Soft-hearted, very, ano to, very
traditional, no, na tao, maaring ganun ang ganap. Very sweet, very romantic, no? So, maaring ganun ang taong lumapit sa inyo around this time, manliligaw, maybe he is going to, ano, to ask you out, or maybe she is going to take you, ask you out, no? Libra, so maaring ganun ang ganap. Maari din ang iba sa inyo dito siguro, merong lalapit sa inyo dito at mag-apologize, no? Maaring before, may mga taong nakadulot ng hindi magandang pakiramdam sa inyo, at maaring ngayon, ano, ma-realize nila at it's about time na para humingi ng pasensya, mag-sorry sa inyo, no? So maaring may mag-apologize sa inyo sa ngayon. What else for Libra? We have 7 of Wands. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, ano, mag-iingat din kayo. Kasi maaaring may mga tao ditong nai-intimidate sa inyong kasikatan, nai-intimidate sa inyong kagandahan, kagwapuhan, maaaring nai-intimidate sa inyong mga successes, no? Kaya, ang iba siguro hindi nila nagugustuhan na ganyan ang inyong kalagayan, ganyan ang inyong sitwasyon, kaya may inggit, may ganon, may nakakapag-isip ng hindi maganda, nakakapag create ng kwento, no, ng mga ang tawag dito, nagma-manufacture ng mga kwento, fake news about you, maaring ganon. Kaya ano lang, ano ka na lang, atras ka na lang dyan as much as possible, no? As atras ka na lang dyan, as long as your integrity, your dignity, yung pangalan ninyo ay hindi niya sinisiraan or it's not compromised, then practice the art of dead man na lang, no? Kasi parang yung negativity na yan, it's not worth your time, it's not worth your effort, your energy, hindi ba? Kaya ipagdasal mo na lang ang mga taong ganyan because they don't know what they are doing, di ba? Kaya ganyan sila. Because otherwise, marirealize nila na hindi tama ang kanilang ginagawa. It might backfire on them, yung ganon. But siguro, hindi pa nila naiisip yan. Kaya ano ka na lang, atras ka na lang as much as possible, no? Ikaw na lang yung magpasensya. Hayaan mo na lang sila. Just stand your ground, ika nga. So, what else for Libra? We have temperance and patience. There is a need of, ano, a lot of patience dito ang kailangan ninyong gawin dito, Libra, sa inyong sitwasyon. Maari talaga na, maari din na intimidating talaga ang mga ginagawa ng mga taong ito sa iyo, pero kalma ka lang, no? Libra, kalma ka lang. Wala namang masamang balak ang ibang tao, no? Na nagtatagumpay, no? Kaya yun na lang ang isipin ninyo. Well, hindi magtatagumpay ang mga yan. Walang maniniwala sa kanila kahit ano man ang gawin. Anong gawin nilang kwento, you know, huwag ka na lang magpa-apekto sa kanila. Maging ano ka na lang, lawakan mo na lang ang iyong pag-iintindi, ang iyong pag-iisip, focus on yourself na lang, at wag mo nang pansinin mga ganon, magpasensya ka na lang, no? So what else? We have 5 of swords. Ayan na nga. So maybe ang iba sa inyo dito, may confrontation ang nangyari, no? With that person. Maaring may pag-uusap nang nangyari dito between you and that person, na sinasabi ko dito. So maaring ano to, naghiwalay talaga kayo dito, no? Nang hindi talaga kayo nagkaintindihan. Kaya siguro din, it's either masama ang inyong loob or siya yung masama ang loob, no? Depende sa nangyari sa inyo, depende sa inyong pag-uusap, no? Meron ditong conflict, no? May conflict dito between you and another person. But 5 of swords ito. So this is 5. Ibig sabihin yan, no? 5 resonates with change, kaya magbabago din ang inyong sitwasyon. No? Atras muna, kalma muna, pakalmahin muna ang sitwasyon, pakalmahin niyo muna yung inyong isipan, ang inyong damdamin, ano? And get back to it when kalmado na kayo, pati na yung person involved din dito sa usapin na ito, no? Doon sa hindi niyo yung hindi niyo kabate sa ngayon, ano? Kalma muna kayo, no? Step back a little from that at saka na kayo bumalik kapag maayos na ang mga isip ninyo, kalmado na, natanggal na yung tension, bumaba na, humupa na, no? Tsaka magandang pag-uusap ang susunod dyan, no? Final message ni Libra, 12-12, ayan, persistence.
persistence, yun ang kailangan ng iba sa inyo dito, no? Maaari din na may mga new experiences dito that you're about to face, no? That you're about to experience. Kaya naman kailangan din siguro ninyo dito talaga ng persistence din, no? Para makarating kayo sa new beginning na yan, no? Kasi maybe manggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na, alam mo yun, it needs change, no? It needs some kind of transformation. At sa pagpipersist ninyo ay talagang maaaring makarating kayo doon sa punto na matatapos na kung ano mang hindi masyadong magandang sitwasyon, and you're going to start fresh. You're going to start a new beginning, no? Sa inyong sitwasyon, kung ano man yan. So definitely, there is some change dito, no? Na mangyayari. There are opportunities that are going to knock on your door. Sa ngayon, maaaring opportunities yan na related dito sa pagbabate, related sa magandang pag-uusap, yung mga ganon, no? So good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Aquarius, paunang mensahe ninyo ay Two of Pentacles. This is asking for balance, Aquarius. Maaring may mga imbalances talaga dito na nagmamanifest na sa buhay ninyo. Kailangan na ng balance, kailangan na ng pagtuunan ng pansin at ang iba't ibang parte ng buhay ninyo dito, no, Aquarius? Kaya kailangan ninyo dito siguro ng reflection muna, ng pagmuni-muni, atras muna kayo ng konti sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, ano man ang inyong pinag-focusan ngayon ng inyong panahon at oras, no? Para makita din ninyo, no, na aba, hindi lang pala yan ang kailangan ninyong bigyan ng pansin, no? There are other things that you need to look into, no? Na kailangan din ng attention ninyo, kailangan din ng panahon, no? Kasi maaring ang iba din sa inyo dito, maaring nakakaramdam na din ng mga pananakit ng iba't ibang parte ng katawan ninyo, and that is your body, no? Calling on you na teka muna, Aquarius, rest muna, no? Pahinga ka muna. Kailangan mo munang pansinin ang iba ding parte ng buhay ninyo, ng sarili ninyo, lalong-lalo na ang inyong kalusugan, no? When may pananakit na, no, nang may discomfort na ang ibang parte ng inyong katawan, that is your body na kumakatok na sa inyo. Tinatawag ka na ng inyong katawan. It's about time na to rest. It's about time na mag-step back ka muna sa kung anong pinagkakabisihan mo at alagaan mo muna ang inyong sarili. Okay? Give yourself attention na muna, no? Kung ano yung kailangang ipagamot, kung anong kailangang gamutin, no? Maybe also look into the kind of food na pinapasok din ninyo sa inyong katawan. Yung mga ganon, anong pahinga ba ang ginagawa ninyo na, or nagpapahinga pa ba kayo? Anong oras pa kayo natutulog? Anong oras kayo gumigising? No, yung mga ganong bagay ay kailangan din ninyong pag-isipan, pagtuunan ng pansin, no? Kasi kailangan natin, no? Kailangan din natin ang self-care. Para nang sa gayon, nasa ayos lang din ang ating pakiramdam, ang ating kalusugan, ang overall health natin. Napakahalagang yan din ang aasikasuhin natin. It should be on top of our priorities, no? Dahil kahit ang dami-dami nating ginagawa, kahit ang dami-dami nating kailangang asikasuhin, no? If we are on top of our health, for sure, magagampanan natin ang lahat-lahat. Magagawa natin ang lahat-lahat, no, Aquarius? Kaya yun ang napipick up ko dito, na you are doing a lot of things. You are taking care of so many people, of so many things sa buhay ninyo, but yourself. Kaya ito yon, kaya may imbalance na nangyayari sa inyo, no? So take care of your health, no? Take care of yourself ngayon and get back to balance, no? For sure, kapag naalagaan ninyo ang sarili, nabigyan ninyo ng oras ang inyong kalusugan, ma-maintain ninyo ang inyong good health, you will be on top of your game, okay? So what else? We have strength, yan. So maybe physical strength ito, yun ang napipick up ko dyan. Maybe you need to get the physical strength back, no? Maari talaga ng iba sa inyo dito may health issues
na kinakaharap sa ngayon. So, take care of yourself, okay? Kung kailangan magpatingin sa doktor, magpatingin. Kung kailangan ninyong baguhin ang routine ninyo sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, do it. You know, tignan ninyo kung anong makakabuti para sa inyo. Yun po ang gawin ninyo, okay? Lalo na sa panahon ngayon, hindi ba bawal magkasakit, no? Kaya as much as possible, bigyan natin ng oras ang pangangalaga sa ating katawan, sa ating sarili, sa ating overall health, okay? Para maiwasan natin ang mga problema. So we have 4 of Wands. This is celebratory energy. May kasiyahan, may okasyon, may accomplishment, may achievement siguro na isi-celebrate ang iba sa inyo dito, Aquarius. So, good for you, no? Congratulations dahil ano, job well done kayo dito, no? Job well done. You deserve to celebrate your successes dito, Aquarius. So, congrats. Ang iba sa inyo dito, maaaring merong kasalan pupuntahan, may a-attend ang kasalan, or maybe kayo yung ikakasal, maaaring ganun din ang ganap, or maybe meron ditong engagement party or mga wedding party siguro kayo na i-host or dadaluhan, maaring ganon, no? There could be reunion as well, no? There could be reunion. Or ang iba sa inyo, tulad na sinabi ko nga kanina, siguro may accomplishment or achievement kayo na makakamit sa ngayon and you want to celebrate that with your family and friends, no? At kaya maaring may party kayong i-host dito for some of you. So that's very beautiful. What else for Aquarius? We have Page of Wands. Good news ang parating sa inyo dito. And yung mga balitang ito na maaaring dumating sa inyo ay mga balitang nakakakilig. No, mga balitang nakakakilig. It's because lalong-lalo na if naghahanap kayo ng bagong trabaho, you know, or karagdagang trabaho, this could be the news na dadating sa inyo wherein maaaring masabi dyan sa inyo na tanggap na kayo or maybe iimbitahan na kayo for interview or iimbitahan na kayo na pumunta sa opisina para pumirma ng job offer. So, maaaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. But definitely, you know, this could be related to your trabaho, karera, negosyo, yung ganun, no? Money, career, finances department ang maaaring ano dyan, balitang parating sa inyo. Kaya that's really beautiful. So, final message ninyo, ang angel number ninyo sa ngayon ay 0303. Taking chances, yun ang sinasabi ng card na to sa inyo. So, maybe you are going to take chances sa ngayon, no? Maaring yung offer na to, ng trabaho na yan, no? Could be something na you've never done before, no? Maaring yung offer na yan is something na medyo siguro hindi yan yung gustong-gusto ninyo, but because there may be a benefits dyan na yun ang mag-a-attract sa inyo, kaya maaaring you're going to take chance on that offer. So, maaaring ganun din ang ganap. But whatever the case may be, there could be success din na hatid ang opportunity na yan para sa'yo, no? Maaari din na yung opportunity na yan is going to give you a chance din na mag-expand ng iyong knowledge, mas makakilala ka dyan ng mga maraming kaibigan, magde-develop ka dyan ng mga deep friendship with other people, maaaring ganun ang ganap dyan for some of you, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching, Love and Light. Namaste.